Let's go. Sira, tapos ito yung pinalit ng guberno. So medyo maganda naman siya, kaso nga lang parang hindi pa siya binubuksan for public use. So okay lang din kasi importante na palitan. So masaya yung ano, mga taga Marawi kasi medyo recovering na yung ano city. Dito tayo sa my School of Living Traditions, yung parang hindi ko alam kung anong tawag dito or a museum. So dati mayroong ano dito, mayroong masjid, yan po, yan. So most likely sa ilalim nito mayroong masjid na nasira dahil sa bakbakan ng sundalo at saka mga ISIS. So dito kung makikita niyo aftermath ng ano at saka yung mga tama ng bala, ito parang souvenir nung ano, nung conflict. Ito yung ano, Rizal Park. No, dati mayroong ano dito, tinatawag na Rizal Park.
medyo masaya ang puntahan dati. Pero ngayon, bago na siya. Ayan, yung Rizal Park, meron na siyang bagong dalawang building. At saka magandang ano, parang plaza light. Yun naman yung ano, yung nasirang masjid, pero andun pa rin. So ito yung iniwan ng bakbakan. Napakaganda for drag racing. Right. Ayan po. Ito yung paliko na pupuntahan natin dyan. Okay, so mga 30 minutes to 45 minutes, maximum 1 hour yung travel natin papuntang Wao. Next
stopover muna tayo. Andito tayo sa May Maging, Lana del Sur. Ayan po yung lugar. So medyo malawak yung ano, patag. May mga kabayo. Ayun do, may kabayo. Dalawa. So yan po, ito po yung Maging. So dito po tayo dumadaan papuntang Wao. Ito yung shortcut. Kung ayaw mong dumaan sa May Cagayan de Oro. Ang ganda nung marketing strategy nung nagbebenta ng ano, isda. Meron siyang ano, megaphone. So hina-house to host na din yung ano, yung pagbebenta ng isda. Paakyat yung ano, yung kalsada. May party ng Maging. Pangalan ng barangay is Barangay Bato. Ito. So kukunti lang yung bahay dito, ilan-ilan lang bawat barangay. I mean, kukunti lang, tingnan nyo, isa, dalawa. So medyo walang traffic dito, kaya ang ganda mag-travel, lalo na kapag walang ulan. Ulan ngayon, medyo sinuwerte tayo, walang ulan, kaya yun, maganda yung kalsada, walang traffic, nga lang, mainit nga lang, tapos wala akong gloves. Sigurado 18 yung kamay ko. Mamaya. Okay, so ito yung unang bridge na dadaanan natin. Yan po. Maiksi lang siya na bridge. At ito, paagat na naman. Kung maliit lang yung makina ng motor mo, for example, nasa 110 tapos dalawa kayo, kahihirapan yung motor tulad nito. Parang ano na, parang angingay na nung ano, yung chain sa likod, kasi nga walang lakas. So, dapat pagpupunta kayo dito, malaki yung makina ng motor nyo, mula 125 hanggang 150, pwedeng-pwede na yon. Malapit na tayo sa May Kampo, kampo ng mga sundalo. So, paakyat tayo ngayon. Malapit na. Dadaan na tayo sa May unang checkpoint, literal checkpoint dito. So, medyo wala namang masyadong traffic. Medyo okay lang siya. Safe po yung ano, yung pagdaan dito. Hindi katulad nung una, kasi may last month ata or 2 months ago, mayroong ambush. Inambush yung ano, governor dito, kaya ito medyo talaga ng mga sundalo, nagbakbakan sila. At saka ito yung ano, yung second bridge na dadaanan natin. You know? Halos magkalapit lang yung second bridge at saka yung first bridge. At ito na naman, paakyat na naman. So kawawa yung motor nyo dito. Dapat kung pupunta kayo dito, dadaan kayo dito, dapat condition yung motor, walang sakit. Kasi pag nagka problema dito, konti lang yung tao dito, mahirap makakuha ng tulong. Kaya importante talaga na okay yung motor mo para walang problema along the way. So kung imagine kung masiraan ka dito, tapos yan lang yung dadaanan mo, tapos walang tao, o di ba mahirap? Ito yung pangatlong tulay. Kalimutan ko yung tao nila dito. Malalim yung ano, yung bridge. So medyo malalim siya. Pang apat na bridge, fourth bridge, Burukot bridge. Yan po,
Okay, so malapit na tayo sa kampo ng MILF. Magkalapit lang yung ano, panglimang bridge. Panglima ba yun? Yeah. Panglima, Burukot Bridge. So another Burukot Bridge tayo. Mas okay. Ito, mayroong masjid ng MILF. Okay. So, kita niyo yan na paakyat. So, sa taas niyan, yung kampo ng MILF. Ito tingin, so may kampo ng MILF or BF. So medyo late na tayo sa ating schedule, pero okay lang. Importante nakita niyo yung dapat niyo makita along the way. So, hanggang dito na lang concrete na road. So yung itong next is rough road. Parang sinadya to ng ano, ng MILF para mag-slow down yung mga vehicles na dumadaan dito. Para mag-slow down. Okay? So medyo bumpy road, pero okay naman yung kalsada, passable. Kahit umulan, medyo okay. Wag lang ano, yung mabilis na pagdaan or pagmamaneho ng ano, yun yung mga sasakyan, kasi delikado. Okay, so sa kabila niyan is dyan po sa taas yung another checkpoint or campo na MILF. So dadaanan natin shortly. So sa taas lang yan. So dati medyo pangit ang daan dito, parang medyo man lang ngayon, iwan ko. Sinakadaan ako dito dati. And medyo pangit yung ano, kalsada. Ngayon medyo may improvement na ako. Okay? So yun yung military checkpoint. Another beach na naman yung dadaanan natin. Wala akong nakitang pangalan ng bridge, pero ito na yung pang-anim na bridge na dadaanan. Mas nito, ang next niya is kampo na naman ng MILF, third camp ng MILF. Ayan, makadaan lang natin. So i-follow lang yung daan kasi malapit na tayo sa may boundary ng Maging at Bumaran. Yung kalsada lang dito medyo palikoliko, kaya huwag kayong mabilis mag patakbo kasi minsan hindi mo alam, may biglang sumusulpok na ano, sasakyan. Tapos blind curve kadalasan kasi palikoliko yung ano, yung daanan. So napansin ko lang dito, ang daming walang kahoy, parang putol na yung ibang kahoy, medyo kalbo na, at may mga ilang bahay dito pero walang tao, tulad nito. Oh, yan. So hindi ko alam kung may nakatira doon, pero parang wala kasi iba eh, parang luma tapos walang nakatira, nakasarado. So bakit na tayo din may another, may ibang, may military checkpoint na naman doon sa malapit doon sa ambush site ng governor na Lanao del Sur. So mamaya makikita natin dito daw inambush yung sasakyan, ikaw, dito mismo. So, ayan, dito daw, apparently, boundary daw ito ng Maging at saka
Bambaran. So, sa mga nagkubuto, ito yung stopover. Pangalan nito, landslide. So, dito, kumakain nyo, ano, dito kumakain yung mga dumadaan. So, marami silang pagkain. Entering Kwan na tayo, may Manabilang or ang tawag nito? May Manabilang or Bambaran. So, Lanao del Sur pa rin siya. So, ito nakikita natin yung maraming saging. So, parang trademark ng Bambaran yung maraming saging. Tingnan nyo yung spin natin. Sa 40 lang siya. And ayan. So, napakaganda ng view. Kaya lang, ang pangit ng camera natin. So, dadaan na naman tayo sa may military checkpoint. Ayan, military checkpoint. Slow down. Okay. Dito yung maraming repolyo. So, pag dinanan mo na yung maraming repolyo, parang farm ng repolyo, ibig sabihin, malapit ka na, pababa ka na. Wala na masyadong akyatan. So, maya-maya lang is pababa na tayo. So, dito pa lang, kung nandito na kayo, mapapansin nyo, malamig na yung hangin. Kapag umulan, sobrang lamig dito. Kapag kaumaga, nagfa-fog. So, dito, yung kabuhay nila is mga vegetables, root crops, ano pa, repolyo. Masakit sa mata yung ano, yung dust. So, makikita nyo, malawak, puro repolyo. Polio at saka pag dito mga mais. Wala pa naman ako nakikita ng repolyo, baka tapos na yung harvest season, pero sigurado ako may repolyo dadaanan natin dito. So kung makikita nyo yun, yung truck na yun loaded with repolyo cabbage. Dito malalakas tumubo yung repolyo kasi malamig dito. As in, sobrang lamig, parang Baguio. Especially sa morning. Pararamdaman mong napakalamig. Without feeling when I'm alone, I saw that we'll be happy no matter what they say. Sinwerte tayo ngayon kasi nakakita tayo ng oil, engine oil. Ayan. So, unexpected siya. Yun. So, mayroong konting ano. Eh, naisipan namin yung motor namin pala. Uhaw na uhaw sa oil. Kung nakikita nyo, super dry na siya. Okay, super dry. Lalagyan natin ang oil.
tagal ko nang naisip na lagyan ng oil. Problema, wala akong ano, wala akong makita. Lagyan ko siya ng oil. So yun yung Lampanugan, ayun, hindi pala ma-zoom. Pero Lampanugan Bridge yan, 15 ton. So halos nandito na tayo sa ating destination. Siguro mga 5 minutes, ah hindi, mga 10 minutes. Kasi ano, mabagal tayong magpatakbo. So 10 minutes, nandun na tayo sa may party ng WAO. Yung first barangay sa WAO. You forgot to say the remedy. So napakaganda ng view dito, napakatahimik, ang marinig mo lang ay tubig. Okay, so yung tubig dito medyo malinis, parang kanal lang siya pero malinis. Galing ata to sa ano, sa may taas doon, o dumadaan dito. So hula ko parang may ano doon, butas doon, tapos pumupunta doon, tapos doon na naman sa may itong tinatawag na rice field. Napakaganda ng rice field, ang sarap pagmasdan, parang ano, very satisfying talaga ang kain, rice field hanggang doon. So ginabi tayo ng dating, kaya hindi natin naabutan, siguro hindi natin maabutan yung ano, pupuntahan natin mamaya, yung sadya natin dito. So okay lang yan, i-continue ko naman bukas. Sigurado magagalit yun. So medyo konting linis lang gagawin namin ngayon. Okay, medyo konting linis. Nakakapagod yung biyahe. Siguro mga inabot kami ng mga 3 oras ng tawag nito, travel. Kasi ang dami naming stopover. Tulad nito, stopover na naman. At saka napakabagal nitong ano, yung naglilinis. Kita niyo naman, no? 3 oras na 'yan gagawin. Pakong, pakong, pakong.